All right. The title of our message this afternoon is Too Many Great Things Happen When the Local Church Prays. Napakarami at hindi lang natin alam kung ano ang mangyayari kung mananalangin lang tayo collectively as a church. Ano po? Pero itong mga sinasabi ko ay meron tong batayan. Okay? Ang batayan natin ay nasa Jeremiah chapter 33, praise. When the local church prays. Praise the Lord yan eh. Ikaw talaga. Alright. Jeremiah chapter 33 and verse 3. Okay, yan ang foundation natin. Call unto me, and I will answer thee. Diyan natin kinuha yung pinopromote ko, o I coined, ewan ko kung may pinagayanan ako, pero nakaregister sa utak ko that our God is a prayer hearing and a prayer answering God. Call unto me, and I will answer thee. Pero, ito yung kadalasan na mimiss natin. How does the Lord answer our prayer? Sabi ng Bible, He will answer it by showing us great and mighty things which we know not of. Eh, ano ba yan? Eh, miracle. Because only miracle are the things na when it happens, you cannot explain why it happened. Ano po? Kanya nga makikita natin, pagka tayo ay nanalangin, sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin in a miraculous way. Conclusion natin dyan, if you will make prayer a habit, then miracles will become normal occurrences sa buhay natin. Because that's the Lord will answer our prayer. Another foundational verse on that conviction is, or doctrine, ay yung Ephesians chapter 3 and verse 20. Ephesians chapter 3 and verse 20. Now unto Him. Yung Him dyan, tumutukoy sa Holy Spirit. Contextually, now unto the Holy Spirit, that is what? Able. Wala naman tayong kapangyarihan eh. The power of prayer is not on the one who prays, but on the one who hears it. What's amazing about prayer is that it does not depend on anyone who prays, but on the person, the only person who can answer our prayer. Sabi ng Bible, how will the Lord answer our prayer? Exceeding. Yan yung anong word ang tawag dyan? Superlative. That's the per superlative. Exceeding. Surpassing. Sabi doon, abundantly. Pag sinabing abundantly, without measure. Ano? So, abundantly. Kaya nga sabi ko, wala pa siguro sa atin ang makakapag-drawing ng abundant life. What is abundant life? Sapagkat, we cannot comprehend it. Sabi ng Bible, above all. Above all. Above all what? That we ask. Isn't last meeting, sabi natin, prayer is asking. Above all that we ask or think. Even yung limitado nating kaisipan, kahit na ikaw ang pinaka-genius, hindi mo pa rin ma-determine how the Lord will answer your prayer. Because God is not only wiser than we are, He is also the all-powerful God. With Him, nothing is impossible. And by the way, yung sa sabi dyan, according to the power that worketh in us. Kanya nga kanina, sinasabi natin, look at verse 21, the following verse. Sabi doon, unto Him,
unto Christ be glory, or unto the Holy Spirit be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Yung hymn naman dyan, to God the Father. Okay? And unto God the Father be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Kaya makita natin, the purpose why the Lord put up His church is for us to be what? To be giving God the glory individually as part of the body and collectively as a local church. Ano po? Ganyan nga makikita natin, mga kapatid, na kanina, yung tatlong statement, nasa iyo pa ba yan? O, ilagay mo na yung tatlong statement, wala na yung blank. Ano? Yung tatlong statement na pinapakumpleto natin, number one, God saved me because He loves us. For God so loved the world. Kanya nga from Genesis, the creation of everything, hanggang sa kahuli-hulihang panahon, ano po, na kung saan magsisimula yung eternity. Kung gaano kahaba yun, di natin alam. New heaven and new earth, sabi ng Bible. Eh, the Lord wants to establish a love relationship with us. Don't miss it. Don't miss it. Lahat ng utos ng Panginoon are for our favor, for our benefit, na sinasabi ng Bible because that is the expression of His love for us. Imagine niyo, mga kapatid, ang Diyos, kahit hindi niya tayo nilikha, pero nilikha niya tayo for us to be able to experience Him. And then, i-deny natin yon. Aba, eh mamaya makikita natin anong klaseng tao yung mga ganon. Ano po? Number two, God's purpose for us is to bring God what? Glory. Sabi ito sa Ephesians chapter 3 and verse 21. Kanya nga sinasabi, kung ikay mananampalataya, kahit na tayo ay uminom o kumain, do all to the glory of God. Ano yung counterpart niya, part niyan? Para sa Colossians ata, yung same passage, yung reference niyan. 1 Corinthians chapter 10 yan, di ba? Ayoko lang ma-segue. Pero kung makikita nyo, i-post nyo. No? I am most Christ-like or like Christ when I serve others. Sapagkat yan ang purpose ng Panginoon kung bakit siya naparito. He came not to be served, but to serve. Yung counterpart ng 1 Corinthians 10:31. Kasi in-expound ko na dati yun, yung pagkakaiba nun. Yung mga parabang pagtingin natin, akala natin parehas, pero magkaiba yun . Okay? So, pag nakita niyo yung verse na yon, I think it's in Colossians. Ano po? So, tingnan natin yon. All right. Look at verse 13. Acts chapter 4 and verse 13. Tapos na tayo rito, pero gusto ko lang balikan para magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-amend natin ang ating mga pamumuhay individually and collectively as a church. Kasi sabi natin na nakaraang linggo, pag nakita natin, alam niyo mga kapatid, I'm a preacher, ano? I'm not an eloquent preacher. Pero pag meron ako sinabi, sometimes it's in the negative form for us to arrive at a positive situation. Yes, sinabi ko nung nakaraang linggo na examinin natin ang ating iglesia ngayon, ang Metro Laguna Baptist Church, kung meron ba tayong DNA ng early church. At kung wala, wag na tayong bumalik dito at sapagkat sinasayang natin ang ating oras. Wag nyo sundin yon. Isipin nyo kung ano yung ibig kong i-drive at. Pag nakita natin na we are not becoming the early church, then let's do what we could in the energy of the Holy Spirit for us to be like the early church. Ang pinupuntos lang naman, the early church was powerful because they were prayerful. At yung prayerful, pagiging prayerful nila, mga kapatid, 120 yan, imagine. No effective means of public transportation, but 120 of them are in one place together. Acts chapter 2, makikita natin, nung dinagdagan sila ng Panginoon,
sabi ng Bible, they still continued with one accord in prayer, physically. Pero alam natin kung paano nangyari yon. Sapagkat walang ganong kalaki na auditorium or facility that could house 3,000 people at one time. Alam natin na meron sila mga accountability groups. Are you with me? Mamaya ipapakita ko sa inyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng accountability groups, accountability partners. At ang accountability groups, accountability partners, ay hindi po malaki yan. You can be accountable to a group of three. You can be accountable to a group of five. Pag 20, medyo mahirap na yan eh. Bakit? Kasi pagka mas maliit, eh madali. Kung tatlo lang kayo, pagka absent yung isa, dalawa lang kayo nagpangita, automatic, alam nyo na kagad kung sino ang wala. Tatlo lang naman kayo eh. Sa inyong accountability group, tama ba ako? Hindi tumatagal ang pagbabackslide o yung kasi give the devil an inch and he'll be a ruler in no time. Inch, ruler. I'm playing with words. Hello? Bakit? Sapagkat kahit na maliit, papasukin niya. Pinag-aralan natin yan sa spiritual warfare. No? Kanya, wag natin bigyan siya ng puwang, sabi ng Bible, sa ating buhay. Now, accountability groups ay napakahalaga po niyan. Ano po? Bakit? Sapagkat yan ang mangangalaga sa atin. To protect us from destruction, to protect us from drifting, and to protect us from destruction. Destruction yung una ay D-I-S, T-R-A-C-T-I-O-N. And then yung last destruction is D-E-S-T-R-U-C-T-I-O-N. Bakit? Ang ultimate end result ng isang taong malayo sa Panginoon ay destruction. Do you agree with me? Say aloud, amen. All right. Kanya makikita natin. Now, sabi sa verse 13, now when they, sino yung they doon? Yung mga religious leaders, yung bumubuo ng council, andyan yung Senate, andyan yung mga Pharisees, mga Sadducees, it's a council. Ano po? So when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men. Hindi ito yung unlearned and ignorant the way we perceive it to be. Eh mga ano to, mga business magnate itong mga ito. Ano? Si Peter ay a fishing magnate. Ano po? At ang mga disciples ng Panginoon ay mga leaders yan, mga business leaders, publicans, sa taxation, lahat, everything. Ano? Luke was a physician. So, ang ibig sabihin lang nito ay hindi sila mga aral sa pagdating sa religion. Kumbaga sa panahon ngayon, pagka ang nasa harap mo ay father, kahit na walang asawa at walang anak, ang tawag nila ay father, eh, mamatahin ka. Kasi hindi ka naman nag-aral kagaya ng pag-aaral nila. Eh, talaga namang nag-aral yan, ano? Parang mga monks yan, ano? 8 years, ang pinag-aralan nila ay how to conduct masses, ano? Pero hindi naman sila nag-aral na salita ng Diyos. Kanya kung ikaw ay pangkaraniwang mananampalataya, tapat sa Panginoon at mayroong Holy Spirit, eh mga kapatid, hindi tayo papasok sa debate, pero mas alam mo ang salita ng Diyos kaysa sa kanila. Because religion is not the way of God. Ang ini-establish ng Panginoon is not religion of the world, but relationship of the world to Him. Alright? Now, they marveled and took knowledge of them that they had been with Jesus. That's the most important and notable compliment na pwedeng sabihin sa atin ng sino man. Eh, kanya ganyan yan sapagkat he had been with Jesus. Intimacy with God. You know? They were the disciples of Christ for more than 3 years when he established his church. They had been with Jesus. At alam niyo mga kapatid, wala na. Christ no longer walks on earth in our recent time. Ano po?
Pero makikita natin, yung they had been with Jesus is if we are exercising our private closets. Yung ating private moments with God. Kaya nga sabi ko, pwede kang mag-pray in any form. Ano? Sino naman nagsabi na kinakailangan nakaluhod ka pag ikaw ay nananalangin? Ano? Bakit? Kasi kung yan ang magiging rule, nahulog ka sa balon, nakasyang-kasya ka lang, tapos una ulo, nasa itaas yung paa mo, eh paano ka makakapanalangin kung may form ang pananalangin? Sapagkat ang tinitignan ng Panginoon sa pananalangin is not our position, but our possession. Una, we have the Holy Spirit that crieth, Abba, Father. Without the Holy Spirit, walang panalangin na nadidinggin ng Panginoon sa sinamang tao except the prayer of repentance and expression of belief on Christ, the one and only Savior. Ano po? Now, pero of course, yan ang aking pagkaunawa lang sa salita ng Diyos. Pero hindi natin matatawaran sapagkat ang Diyos is merciful. Tingnan nyo sa Lamentation chapter 3. Lamentation chapter 3. Ang sabi ng Bible ay, anong version? They are new every morning. Ha? 23. Okay. Yes. Magsimula tayo sa verse 21. Ano sabi diyan? This I recall to my mind. Therefore, I have hope. Paano tayo nagkakaroon ng pag-asa? Sa likuran ng maraming difficulties araw-araw. Alam niyo mga kapatid, nung dumating ang pandemic, personal ko po ito na sinapatotoo sa inyo. Nung dumating ang pandemic, nung nakaraang taon, March yun, ano po, na magkaroon ng restriction sa mga taga Metro Manila, tayo ay meron pa, nakapag 2 Sundays pa ata tayo while Metro Manila are already restricted. Pero nevertheless, walang nakapaghanda. Kanya tayo po ay nag-participate dun sa 2 months na lockdown. Pero sabi ko, 2 months is long enough. Hindi kayang mag-afford ng any local church na tumagal pa na walang meeting. Bakit? Una, hindi lahat ng members natin may access sa internet. And I'm talking about fast internet. Video yan eh. Kahit na panoorin mo yung recorded video, kung wala kang fast internet at hindi malaki ang data mo, you cannot afford. Ano po? Kanya nga makikita natin, ang nakita ko doon, talagang pamamaraan lang ng sanlibutan to hinder the works of Christ through the local churches. Kasi, ang ibig niyo sabihin, hindi nakita ng Panginoon na may darating na pandemic para iutos niya yung Hebrews 10:25 and let us not forsake the assembling of ourselves together. Palagi ko nakita ng Panginoon yun eh, ano? Kasi, He is the sovereign God na wala siyang pahihintulutan. So sabi dito, nung ako ay tumingin sa mga dating ginawa ng Panginoon, because that's the only way para hindi ka ma-discourage sa nararanasan mo ngayon. Look into your past and see how God had been faithful to you. Meron ka ba maalala na isang araw na pinabayaan ka ng Panginoon? So far, wala pa. Wala pa. I guarantee you that. Therefore, when I recall to mind, okay, ano yun? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Malakay chapter 3 na kung kayong mga anak ni Jacob ay nanatili pang buhay ngayon, it is because of the Lord's mercy sa titigas ng inyong ulo. Ano? At ang sabi rito ay, His compassions fail not. Hindi nagbabago ang plano ng Panginoon at ang kanyang character towards His creations, towards His people. He is the
an immutable God. Look at verse 23. They are new every morning. Great is the Lord's faithfulness. Now look at me for a while. And I want you to say amen after I have mentioned it. God is both predictable and unpredictable. Wait. He is predictable because He made the promise that whatever situation we are in, the Lord is already there and He is going to provide all our needs. That's the predictability of God because He made that promise and He cannot back out of His promise. Now say aloud amen after this. God is unpredictable because we can never know how He will execute His promise. Amen. Hindi natin maiisip. Hindi natin malalaman how He will provide. Bakit? Ito yung sinasabi, yo. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Yung Kanyang loving mercy, yung Kanyang loving compassion. Sabi ng Bible, they are new every morning. Ang babalikan mo lang yung hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Pero wag mong expectin na yung ginawa niya kahapon, yun din ang gagawin niya ngayon. Sapagkat His mercies and His loving compassion are new. Every morning. God is unpredictable in how He will execute His plans and promises to us. Exceeding abundantly above all that we ask or think. I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Acts chapter 4 and verse 13. Now let's look at verse 14. And beholding the man which was healed, beginning sa Acts chapter 3, standing with them, they could say nothing against it. By the way, sino ba ang nagpagaling dun sa lame from birth? Si Peter at saka si John? No. Kanya nga sabi nila, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. Ano ba yung only possession nila during that time? The Holy Spirit that is able to do things exceeding abundantly above all that we ask or think. That's the power they have. Same power that we have. Same possession that we have. At sabi ng Bible, they could say nothing against it. Kung pahihintulutan lang natin na gumawa ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, marami tayong maaakay sa Panginoon. Kanya nga sabi ko, yung pagsunod natin, when we obey God, earlier sa message natin kanina umaga, when you obey God, God will take full accountability, full responsibility of everything that you need. Kanina sabi ni Alvin, at alam ko naman na nangyayari din ito sa inyo. Sabi niya, Pastor, yung boss ko, slumping business. Pero nung ako ay pumasok sa kanya, ako lang among many, if not all, ang nakapag-deliver at talagang nakapag-income ng 50%, 50,000, wala to naman, Chong. 50,000 US dollars? Oh, pero nakapagpasok ka ng 50,000 US dollars sa kumpanya. Okay? Now, sinasabi niya, tinuturo ko naman po sa kanila kung paano yung paano ko ginawa at paano dapat gawin. Ito sinasabi ko. Kahit na magtatumbling pa sila, pag wala ang kamay ng Panginoon at ang favor ng Panginoon, walang mangyayari. Anong prinsipyo yun? John 15:5. Without me, you can do nothing. Kanya yung sinasabi natin dito na ang ultimate goal natin, anuman ang dumating sa ating buhay, is what? Secure the favor of God
upon us. Pag sinabi ko na keep safe and remain under the favor of God, I am emphasizing two responsibility of believers in Christ. Keep safe. Huwag mo subukin ang kapangyarihan ng Panginoon na iingata ka ng Panginoon pero nagtutulay ka doon sa bakal lang ng Teresa natin. Okay? Hindi ganoon, keep safe. That's our responsibility. And keep or remain under the favor of God. That's our responsibility because the favor of God comes through, say the word. Say it loudly. Obedience. Obedience. So makikita po natin yan. Ano po? Kanya nga sabi rito ay dahil masunurin sila sa ginawa ng Panginoon at ito po yung talagang panimula ng church, talaga naging makapangyarihan ang banal na espiritu sa buhay ng mga apostles at saka ng mga preachers. Ano po? Yung mga kasama nilang nangangaral na salita ng Diyos. Now, verse 15. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves. Dahil wala silang maipintas, wala silang makita na issue para sila ay mapakulong o maparusahan, pansamantalang dinismiss muna nila. O dyan muna kayo, mag-uusap-usap kami. Sabi ng Bible, the council conferred among themselves. Anong gagawin natin sa mga ito? Look at verse 16, saying, what shall we do to these men? Yan ang kanilang conference. Yan ang kanilang pinag-uusapan. For that indeed, a what? A notable miracle hath been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem. The entire city. Alam niyo kung lahat tayo kikilos, hindi pwedeng hindi tayo mapuna mga kapatid. Hindi pwedeng hindi mapuna. Kasi pupunuin natin ang ating syudad ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi mapakinggan. At hindi pwedeng hindi makita ang mga buhay na nagbabago. Nababawasan ang mga tao sa loob ng kulungan. Nababawasan ang mga taong pasaway. Bakit? Sapagkat kung meron mang talagang karakter ang mga mananampalataya, ay yung pagiging masunurin hindi lang sa Diyos, kundi sa tao. Hello? And by the way, let me ask you a question. Nung tinanggap mo ba ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, nagbago ang buhay mo? Of course. Likewise, sa buhay ko. Kanya, pag meron kayo nakita na pusakal na makasalanan, sabihin mo sa sarili mo, ang pag-asa niya si Kristo lang. Pero sino magsasabi sa kanya para magbago ang buhay niya? Yung pusakal na makasalanan sa panahon natin ngayon, walang pagkakaiba dun sa more than 40 years lame from birth. Wala tayong magagawa on our own to rescue him from his predicament. Pero sabi ng Bible, but such as I have, give I thee. Anong meron tayo? The Holy Spirit. Para ma-possess din siya ng Holy Spirit, kinakailangan niyang maligtas. Hello? Are you with me? Nagpapagod lang po tayo kapag araw-araw, kahit na mag-araw-araw tayo magpunta sa mga impoverished areas sa ating community, kung hindi nila mapapakinggan ang Ebanghelyo, useless. Because the gospel will open the hearts and the temple, the human being temple, for the Holy Spirit to dwell permanently. It's the gospel. And we invested. Alam niyo mga kapatid, ewan ko, di ko na matandaan kung sino yung kausap ko na sabi niya, Pastor, ang ganda ng trucks ninyo. And alam niyo yung history kung bakit meron tayo, ito may tatakto dahil sa personalize ito sa atin. Pero yung mga bibili nito at cost, 1 peso, blank yan, para itatak nila yung kanilang mga details dyan, So, maganda, Kanya lang, bakit hanggang ngayon may mga trucks pa tayo? Dapat ubos na yan, Mamaya, pagkatapos ng service, bawat isa kumuha ng kaya niyong i-distribute
pag lumabas kayo ng bahay sa buong linggong ito. Kung anim na araw, Monday to Saturday, kaya mong mag-distribute ng anim na o 10 trucks per day, kumuha ka ng 60. Ipamigay natin. Para mabasa nila. Eh, napakaganda po mga kapatid. Kahit na sino maiintindihan, what is salvation? Salvation is a free gift of God. It's not through religion. It's not through good works. What is salvation? Salvation is forgiveness of sin. Sapagkat walang papasok ng langit ng hindi nakakatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. Salvation is freedom. Freedom from many bandages. Hindi lang bandage of sin, kundi bandage of sin. Bandage of addiction. Marami. Ano po? Salvation is faith in Christ alone. Alliterated yan, no? Kung preacher ka, pwede mo na nga i-preach to, eh. Ano? At pinakamaganda niyan, sa mga Bible study natin, lahat ng audience mo, bigyan mo ng isa, tapos i-preach mo yan. Nakatingin sila dyan. Naiintindihan nila. Kaya pag binigay mo sa kamay nila, pagka pinag-aralan nila, alam na nila pala ibig sabihin nun. And salvation is forever. Gano'ng katagal ang eternal life? It's forever. Oh. Kanina, tinatalakay natin na God has two homes, heaven and the hearts of men. The humble hearts of men. So makikita natin mga kapatid, ang mga bagay na yan. Ano po? Now, sabi rito, saying what shall we do to this man? Saying, for that indeed a notable miracle had been done by them is manifest to all that dwell in Jerusalem. And we cannot deny it. Look at verse 17. But that it spread no further among the people. Ano sabi dyan? Let us straightly, straightforward, direct to the point, threaten them. Ano yung threat na ibibigay? That they speak mula ngayon, henceforth, to no man. To no man. In this name. Alam niyo ba ibig sabihin yan? Nagsisimula pa lang ang church. Chapter 4 pa lang ito. Pero ando doon na ang gawa ng Diablo. Na ang sabi ng Bible, eh, may ginagamit ang Diablo na tinreten ang mga mananampalataya to speak henceforth, noon, to no man. To no man. Kahit na kanino, sa isang tao. In the name of Jesus. Alam niyo mga kapatid, kung na-threaten ang mga apostles, eh baka wala tayo ngayon dito. Nagsisimula pa lang ang church. Pero may opposition na. Kanya sabi sa verse 18, and they called them, kasi yun na ang kanilang ano, yun na ang kanilang determinate council. Ano po? Sabi doon sa verse 18, and they called them, the apostles, Peter and John, and commanded them, inutusan sila, that they, and commanded them not to speak at all, nor to teach in the name of Jesus. Abay, pambihira, kapag kaya ng batas, what would that make me? Ano mangyayari sa mga apostles? Eh, yun ang kanilang primary duty. Anong pinupuntos ko rito, mga kapatid? Look at me for a while. Hindi madaling sumunod sa Panginoon sapagkat ang kailangan natin ay pusong nakakaalam kung bakit natin ginagawa ang mga bagay at walang dapat pumigil sa atin. Sino man. Look at verse 19. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Kung ipaparaphrase natin yan sa salita ngayon, sinabi ni Peter and John sa kanila, eh, kung sa tingin ninyo, susundin namin kayo kesa sa pinag-uutos sa amin ng Panginoon, eh, alam nyo na gagawin namin. Alam nyo na gagawin namin. Predictable kami sa inyo. Oh, sapagkat sabi rito,
For we cannot but speak the things which we have what? Seen and heard. That's the characteristic of a true witness. They have seen the resurrected Christ. They heard his teaching. So when they had further threatened them, aba, italagang antitigas ng ulo nito ah, sabi ng council. So they had further threatened them, they let them go, finding, look at that, finding nothing how they might punish them. Why? Because of the people, for all men glorified God for that which was done. Last week, sinabi ko, ang magpo-protection sa atin ay yung bunga ng ating ministeryo sa Panginoong Heso Kristo. Relevant example, kahit na hindi magkakilala, pag merong uniform men, PNP, aaresto ng mali, alam ng tao, kinakampihan nila yung inaabuso ng mga taong in authority. Am I right? Same thing with the work of God. Sabi ng Bible, walang makitang ebidensya, bagkus ang mga taong napagministeran, nakapakinig na salita ng Diyos, don't touch them, babatuhin namin kayo. Why? For the man was above 40 years old on whom this miracle of healing was showed. Everybody knows that guy. For 40 years, araw-araw, dinadala siya sa temple, sa pintuan, na ang pangalan ay Beautiful Gate. For more than 40 years, kilala siya. Kanya nga nagtataka ang maraming tao. Ito yun eh. Siya talaga yun eh. Walang pag-aalinlangan. Pati amoy siya yun eh. Pero, hindi ko maipaliwanag bakit ngayon nakatayo siya. Pero nakikita ko araw-araw, binubuhat yan eh. Eh wala pa naman natang wheelchair noon eh. Ewan ko lang kung meron. John chapter 4. John chapter 4, don't flash it on the screen, open your Bibles. Sabi sa verse 1, when therefore the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not but his disciples, he left Judea and departed again unto Galilee, and he must needs to go through Samaria. Now, alam natin na ang mga Jews ay walang association with the Samaritans. Pero sabi rito, the Lord Jesus Christ purposely went through Samaria. Not because there's no other way. May ways na nun eh. Maraming ways. W-A-Y-S. Okay? So, verse 5, then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sapagkat hindi naman madali mag-travel noon, ano po? And it was about noontime, napaka-init. Yet, sat thus on the well, and it was about the sixth hour, 12 noon. Okay? Kasi nagsisimula sila ng alas 6. Okay? 6 a.m. to 6 p.m. That's one day. Sa Jewish time. Ano po? Kanya pag sinabing 6th hour, that is 12 noon. And there cometh who? A woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Pananghalian nila. Then saith the woman of Samaria unto him. Kasi kilala siya na siya ay Jew. Ano po? How is it that thou, being a Jew, asketh drink of me, which am as a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with Samaritans. Alam natin yan, ano po? Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God,
who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. I miss Brother Lito Valenzuela because I cannot forget his preaching on John chapter 14, how to get the attention of the person you're trying to win for Christ. Jesus Christ took first the attention of the Samaritan woman before he preached the gospel. Kasi hindi mo na makilala yan eh. Kinakailangan, meron muna kayong contact. Kanya nga, hindi yung aggressive soul winning. Ngayon mo lang nakita. Pag namatay ka ngayon, o ba, eh, kung sabihin yan, who you? Bakit? Ang dami natin pwede pag-usapan, kamatayan ko. O you see? At saka ang goal lang ng mga soul winner, eh mapasabay sa panalangin. Pagka hindi sumabay sa panalangin, problema natin, ang pakiramdam natin, parang walang epekto yung salita ng Diyos. Sabi ni Apostle Paul, some sowed the seed. May nag-water, meron nag-harvest. Eh noon, talagang sa pagiging aggressive, talagang nakikipag-away ako pagka hindi tinanggap yung gospel track at hindi nakinig eh. Maalala mo ko pagdating mo sa impyerno! Ha? Eh paano ngayon pagka may pumunta at kumatok na ibang mga ngaral sa kanila, eh di branded na. Eh kayo namang mga Kristiyano nagsasabi, pambihira. Ayoko pumunta sa impyerno pagkatapos sinatulan nyo na ako pumunta sa impyerno. O di ba? Kanya nga sinasabi, pagka hindi tumanggap, umalis ka, pero pabayaan mong bukas ang pintuan for other sowers of the word na maging welcome sa kanila. Are you with me? Kasi mga orientation sa atin, puro numbers eh. Pagbalik, oh, ilan ang na-witnessan mo? Ilan na naligtas? Ha? Ikaw ang nagligtas? Ikaw ang nagdeklara kung paano na... Pwede mo sabihin kung ilan ang nag-profess. Ilan ang tumanggap. Pero wag mo sabihin na naligtas talaga yon. Ang galing mo. Diyos lang ang nakakaalam nun eh. Hello? Kahit dito sa church na ito, isa lang alam ko ligtas, ako lang eh. Kanya ngayon nagbinautismuhan ka, di ba? Ayon sa iyong... Kasi maliban na lang na magpakita ka ng patotoo na ikaw ay ligtas, eh may question mark sa bawat isa sa atin. Are you with me? Oh. Yung pwede sabihin Kristiyano ka pagkatapos, disciple nga eh, follower of Christ eh. Pagkanuranyan, nasa Bilma camp ka ba? Aba hindi. Nasa doon ka kung saan nasaan si Nora Honor, nandoon ka. Christian. Followers of Christ. Wala ka sa beer house. Wala ka sa mga lugar na kung saan hindi pupunta ang Panginoong Jesucristo. Pero pumunta siya sa Samaria, ang purpose niya is to win a soul. Just one soul. Sino? The Samaritan woman. Kanya nga kinuha niya muna yung atensyon. Look at verse 11. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then thou that living water? Eh, wala kang baldi, wala kang pang-igib eh. Eh, saan ka kukuha ng tubig na sinasabi mo na ibibigay mo sa akin? Kanya ang naglalaro sa isipan ng Samaritan woman, Art thou greater than our father Jacob? Well, digger. Aba, pambihira mga kapatid. Palestine is a deserted land. Talagang special talent yun para maghukay ka pagkatapos may magbukal na tubig. Jacob is a well digger which gave us the well. Itong kinatatayuan natin ngayon. And drank thereof himself. Uminom siya and his children and his cattle. Are you greater than our forefather? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the well that I shall give him shall be in him a well of what? Springing water up into everlasting. Nakuha niya na, nag-iisip na. Yung Samaritan woman, wala kang pang-igib. May ibibigay kang tubig sa akin? Pangalawa, pambihira. Yung makakainom ng tubig na iigibin mo, mauuhaw ulit. Pero yung ibibigay yung tubig, kailanman hindi na siya mauuhaw. Abay, mas magandang tubig yan. Gusto ko yung tubig na yan. Kuhang-kuha niya na yung atensyon.
The woman saith unto him, Sir, give me this water. Aba, yung nag-iinteresado. Mas magaling na tubig yan eh. Kasi yung binibenta nila, yung masasalok niya, nawasa lang yun eh. Eh ito, alkaline water. Kanjen, Brother Dodi. Oh, better water. Give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Para wag na akong pabalik-balik dito. Ang hirap ata mag-i-give. Oh, look at verse 16. Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither. O, pangatlong pamaraan para makuha ng Panginoon yung kanyang ano, yung kanyang yung talagang katatayuan sa buhay. Alam niyo, tama naman yung tanong eh, na ano ang iyong buhay? O, kamusta ka na? Ganun yung tanong na yun eh. How's your life today? O, may pandemic ngayon. Kamusta ang buhay mo? Kanya lang, eh, yung presentation ng gospel track na anong iyong buhay, eh, litrato ng bata na parang musmus, walang kaalam-alam. Eh, parang yun na sinasabi natin, wala kang kaalam-alam sa buhay mo. Probably tama, kasi pinag-uusapan natin eternal life. Parang, ano ang iyong buhay? Aba, eh, ang sagot, eh, ako po'y magsasaka. Pero pwede. Kamusta ka ngayon? Kasi celebrate lang natin ang isang taon ng pandemya. How's your life? Pinakamagandang paraan yan para ma-present natin the prayer hearing and the prayer answering God. Hello? Unti-untiin natin na pakilala ang Panginoon sa kanila. Go, call thy husband and come hither. Verse 17, And the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. Totoo naman yung sinasabi mo na wala kang asawa. For thou hast had five husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that said thou truly. Eh, tama naman yung sinabi mo. May marami kang kinasama, pero wala kang inasawa. Wala kang pinakasalan. And the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Ba? Kinukuha ng Panginoon sa Kristo ang kanyang atensyon. Ngayon, kuha na ng Panginoon sa Kristo ang kanyang atensyon, nakikilala niya ang Panginoon sa Kristo. I perceive that thou art a prophet. Our fathers worship in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You know not what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father where? In spirit and in truth. Not in the temple. Not in Jerusalem. Not on this mountain. In spirit and in truth. Kailan mangyayari yan? Millennial. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in what? In spirit and in truth. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When He is come, He will tell us all things. Aba, well-versed kahit na ito ay Samaritan. Kanya nga sinabi ko sa inyo, mga Samaritan, ito yung mga mistisong Hudyo na member ng 10 tribes, the Northern Kingdom. Okay? Na ito yung nagpanimula ng apostasy sa Israel, but the Lord preserved 2 tribes. Ano yon? Judah at saka yung Benjamin, known as the Southern Tribe. Alright. So, alam din naman nila salita ng Diyos. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am He. Kinlaim niya na. Yung sinasabi ng Misaya, ako yun eh. Tapos, skip natin yung 27 hanggang verse 38.
Okay. Look at verse 28. And the woman then left her water pot and went her way into the city, Samaria, and saith to the men, come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they, yung mga pinagsabihan niya, went out of the city to what? Come unto Christ. So escape muna natin yung 31 to 38. Look at verse 39. And many of the Samaritans of that city believe on him for the saying of whom? Kasi marami siyang pinagsabihan. And by the way, kilala siya sa syudad. Ikaw na ba naman yung merong kinasamang limang lalaki? Tapos hindi mo asawa. Aba, we'll be talk of the town. Hello? So, kilala siya. Kanya sabi rito, the Samaritans, many of the Samaritans of the city believed on him, believed on Christ. By what? By the saying of the woman, sa pamagitan ng proklamasyon, pagsasalita ng Samaritan woman, which testified, he told me, sinabi niya sa akin, lahat ng mga ginawa ko noon bago ang araw na ito. Look at verse 40. So when the Samaritans were come unto him, unto Christ, they besought him that he would tarry with them, and he abode there, how many days? 2 days. At least, that is 2 succeeding 12 hours, 6 a.m. to 6 p.m. 2 days. Verse 41. Mark it on your Bible. And many more believe because of his own word. Sa verse 39, marami ang naniwala because of the word of the Samaritan woman. At nung ma-meet nila ang Panginoon Jesucristo, napakinggan nila mismo sa Panginoon Jesucristo ang kanyang mga pagtuturo. And many more! Maraming napadagdag na sumampalataya because of his own word. Now mark verse 42. And said unto the woman, now we believe not because of thy saying, for we have heard Jesus ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Alam niyo mga kapatid, kung walang mga ngaral, walang magiging interesado sa Panginoon Jesucristo. Walang magnanasa na makilala ang Panginoon Jesucristo on a personal level. Kanya nga po mahalaga na hindi lamang natin ipangaral ang salita ng Diyos, kung hindi makita sa ating buhay. Sapagkat sabi ng Bible, we are the living epistles read by all men. Dapat yung ipinapangaral natin, totoo sa buhay natin. Do you believe that God is a prayer hearing and a prayer answering God? When was the last time, without a doubt, you know for sure that God answered your prayer? Balik tayo. Verse 23. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders, those are the members of the council, had said unto them. Oh, ano po ang ibig sabihin yan, mga kapatid? Dito, makikita natin, sabi ng Bible, and being let go, they were set free. They went to their own company. They went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said
unto them. Listen to me for a while. The early believers in the early church knew that they were responsible for each other's well-being. Kanya nga, they sold their property and parted them to all men as everyone had need. Talagang nakita nila na bawat isa sa kanila responsible kung paano mabubuhay, paano lalago sa pananampalataya, at kung paano magiging the kind of person each of them God wants to be. Kanya nga makikita natin, prayer unlocks the storehouse of God's infinite grace and power. Prayer unlocks the storehouse of God, God's infinite grace and power. All that God is and all that God has is at the disposal of prayer. Kung sino ang Diyos, at kung ano ang kaya niyang gawin, at kung ano ang meron siya, ay magiging available sa sino man na nananalangin. If we are to learn from the early church, isang bagay ang dapat nating matutunan. Dapat nating gawin kung ano ang ginawa nila. Sabi ng Bible, and when they were let go, they went to their own company. What is the meaning of this? They went to those who really cared for them. And we know that the people who really care for us are the ones who are praying for us. Brother Cedric, thank you very much. And that is precisely Christ-like. For him to be able to pray for most of us on a regular basis, when he himself has personal needs greater than our probably needs, eh nagagawa pa niya ipanalangin tayo because he cares, because he loves us. Kanya nga sinasabi ko na namimiss ko. Bay, dalawa, tatlong araw lang naman yan. Ano? Pero ngayon, balik na naman siya. At sinasabi niya yung oras na kung saan ako'y kanyang ipinanalangin. Hindi ba't napakagandang pakiramdam na alam mo na everyday somebody is watching your back because somebody is praying for you? Meron silang ganong accountability. They went to their own company, to the very group that they know really care for them. The people who will pray for them. Kanya nga makikita natin, mga kapatid, it goes without reasoning and argument na lahat ng mga Kristiyano ay kinakailangang mapabilang sa isang iglesia lokal na binubuo ng mga mananampalataya kay Kristo. And refusal to be a part of a particular local church and to submit oneself to the authority of the local church, number one, opposes the plan of the Lord Jesus Christ, the very builder of the church.
ina-isolate mo ang plano ng Panginoon para sa mga naligtas na ang plano niya mapabilang sa iglesia lokal. Kanya nga sinasabi ko by doctrine, a New Testament age is the church age. It is the Holy Spirit age. Hindi po pwede na ikaw ay ligtas at hindi ka kabilang sa isang local church. Hindi po pwede. You're going against the plan of God. Kung ikaw naman, dati ng kabahagi at lumayo ka, you are outside God's plan for your life. May nagsabi sa akin, Pastor, magsisimba na po ako kasi miss na kita. Mabuti na lang dinugtungan, mas lalo na ang Panginoon. Hello, hindi ako ang dapat mamiss nyo rito. Ang mamiss natin yung merong kalooban sa kung ano ang gagawin niya para sa ating lahat na tunay na mga mananampalataya. Kasi kalooban ng Panginoon na lahat ng ligtas maging kabahagi ng one body, the universal body, and the local body. Hello? Kanya nga, kung matatandaan ninyo, not too long ago, meron ako tinuro at maraming beses ko na itinuro yon, the benefits of being a member of a local church. Hindi ko yan bibigyan ng emphasis ngayon, ano po? Pero makikita natin na ang isang taong walang pakikibahagi sa local church ay nag-i-invite ng many troubles in their lives because they are out of God's protection. Kung hindi natin naiintindihan yung shepherd and sheep relationship, how it works. Kanina sinabi ko, ang mga sheep, walang ano yan, walang lubid na panghila. Ang shepherd, nasa unahan. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Alright? Kung hindi natin naintindihan yan, palagay ko maintindihan nyo ito. Ang isang asong gala, hindi mo lalapitan. Pero ang isang asong alaga, ang cute naman yan, Rottweiler yon kapatid. Si Pastor Recto, pinapakain ng Rottweiler, alaga ng kanyang brother-in-law. Tumaob, inaayos lang niya. Magandang loob, inaayos yung ano. Aba, nung kagati ng Rottweiler, bumaon ng kamay. Hindi binitawan, sinyake pa. Shake, rattle, and roll. Ano? Oh, alaga na yon. Alam niyo mga kapatid, makikilala natin ang nasa kalinga ng Panginoon. Don't mess up your life by departing from the presence of the very person who truly loves you. Kanya nga yung feeling the blanks natin kanina, bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Wala naman nakita ang Panginoon sa atin. Inibig lang talaga tayo ng Panginoon. Are you with me? At gusto niya mag-establish ng intimate love relationship with us. Kanya, si Peter at saka si John, nung sila ay pinalaya, alam nila kung saan sila pupunta sa kanilang accountability partners who can pray for them. Kaya nga makikita natin, sabi rito, verse 24, and when they heard that, nung narinig nila ang ginawa sa kanila ng council at yung threat na inutos sa kanila, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, Thou art God and has made heaven and earth and sea and all that in them is. And by the way, palagay ko, si Peter din yun nasa Acts chapter 12. Eh. Tingnan nyo, Acts chapter 12. Markahan ninyo to.
Acts chapter 12. Look at verse 5. Peter, therefore, was kept in prison. Underline this on your Bibles. But prayer was made without ceasing. Without ceasing of whom? The church. The church unto God for him. Now, sabi rito, and when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains. Alam niyo mga kapatid, ganito yon. May nagbabantay, pagkatapos, connected sila ng chain, whether sa hand or sa paa. Paano ka makakatakas? And the keepers before the door kept the prison. Meron na siyang katabi, magkabila. Meron pa nagbabantay sa labas. Look at verse 7. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in prison, and he smote Peter on the side. Huy, wag ka patulog-tulog. Gising. Raise him up, saying, arise up quickly, and his chains fell off his hands. And the angel said unto him, gear thyself, bind on thy sandals. And so he did, and he saith unto him, cast thy garment about thee, and follow me. Sunod. Sunod ka sa akin. Follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. Aba, pakiramdam niya, sleepwalking. When they were past the first and the second ward, mga bantay ito, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. Abay, wala nagbubukas. Kusang nagbukas. Okay? And they went out, Peter and the angel, and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. Ito nakakatawa. Verse 11. And when Peter was come to himself, abba, natauhan. Aba, e ba't ako nandito? Nakakulong ako ah. Ba't ako nandito? Natauhan. He said, now I know of a surety that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. Look at verse 12. Mark this on your Bible. And when he had considered the thing, natauhan, alam na niya ngayon, paano siya nakalaya, the Lord sent an angel to deliver him free. Underline this on your Bible, would you? And he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Verse 5. Saan siya nagpunta? To his account, dun sa mga taong he know for sure na hindi tumigil sa pananalangin para siya palayain ng Panginoon. Ang nakakatawa lang, nung siya'y kumatok, binuksan ni Rhoda, aba, natakot si Rhoda. Akala, ghost. Ano? Kanya, kumatok ulit siya at binuksan. Ano? At dun lang nakita na tinugon na pala ng Panginoon ang kanilang panalangin. Alam nyo, ito ang problema ng early church. Ito rin siguro ang problema ng mga churches ngayon. Nananalangin tayo, pero hindi na tayo naniniwala na tutugunin ng Panginoon yung panalangin. Imposible makalaya yan. May imposible ba sa Panginoon? Parang yung tuyo-tuyo yung mga lugar. There was drought and they were praying for rain. They entered church, came to the meeting. Only one girl, young girl, brought an umbrella.
Of course, that is an exaggeration. When you pray, expect that God will hear you out. Exceeding abundantly above all. If I was that young girl, magdadala ako ng kapote at bota. Babaha. Exceeding abundantly above all that we ask or think. Marami po na mangyayari pag tayo ay nananalangin as a local church. I will go very fast sa aking outline. Number one, prayer. We need to see prayer as our response to God. As our response to God. Naniniwala ba kayo that God is a sovereign God? Pag sinabi nating sovereign God, God is always on the throne. He is in control of every situation. Kanya pag may nangyari sa buhay mo na hindi mo inaasahan, diyan mo ngayon dapat pairalin ang pananampalataya mo that God is always in control. Sinasabi natin, God is always in control, pero nadidemoralize tayo pag may mga problemang napakalaki na parabang napakaliit natin. Eh, ano sabi ni Manny Pacquiao? Say to your problem na maliit ka lang and I have a very big God. At yun na nangyari kanina. Nasabi natin na ang act of faith is seeing beyond what we see. The ability to see what God sees. Kung soberano siya at siya ang in control, meron siyang alam na hindi mo alam. Meron siyang gagawin na hindi mo inaasahan. Great and mighty things which thou knowest not, exceeding abundantly above all that we ask or think. They were thankful for God's deliverance. Look at verse 23. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and the elders had said unto them. Verse 24. And when they heard that, the church, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, Thou art God, which has made heaven and earth and sea and all that is in them. Kanya nga yung pinag-aralan natin last week, bago ka mag-say ng iyong petition, praise God first. At ang pagpipray sa Panginoon is narrating up who God is, kung paano mo siya kakilala. Kanya nga yung argument natin last meeting, di ba yung sinasabi natin, hindi ba alam ng Diyos na siya'y loving? Ba't kinakailangan pa natin sabihin sa Kanya? Appreciation nga yun eh. Pagka pumunta kayo sa akin at sasabihin nyo, Pastor Pogi, hindi ko ba alam na Pogi ako? Alam ko. Pero appreciation yun eh. Hindi ka naman nagsisinungaling. Pogi naman talaga eh. Kalbo nga lang. Bakit pagkakalbo, hindi na pwede maging pogi? Telly Sabalas. Bruce Willis. Mga kalbo yan eh. Baka magpakalbo ko, magulat ka. Ngayon ka lang makakakita ng kalbong payat. Lahat ng kilala mong kalbo, ang lalaki ng katawan. Kaya matatakot ka talaga, no? Pag lumaki ang katawan ko, I will not mind losing all my hair.
in one accord and said, Lord, Thou art God. Ninarrate nila kung sino ang Diyos sa kanilang pagkakilala. Thou art the Creator. The Creator of everything. He is the one managing everything. He is the one controlling every situation. Hello? Walang mangyayari na hindi alam ng Panginoon. Kung meron mang mangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan, sabi ng Bible, in everything give thanks. That's what they did. Lord, hindi man namin nakikita layunin mo, pero alam namin, you're in control. Praise you, Lord. They were thankful for God's deliverance and being let go. They were united in their desires. They lifted up their voice to God with one accord. Alam niyo mga kapatid, kanya nga sinasabi ko yung early prayer meeting natin, 6 to 7. Akala niyo ba late na yon? Early na yon? Late na nga yun eh. Kung natuloy ako sa Nueva Ecija, I'll be on the road as early as 3 o'clock in the morning. Latest will be 4 o'clock. Kasi meron akong appointment na hinahabol na 9 o'clock dapat nasa Nueva Ecija ako. Hello? Do you think 6 to 7 is early? Gaano ba talaga tayo magpapakita sa Panginoon ng paniniwala nating sama-sama na the Lord is a prayer hearing and a prayer answering God? Will you discipline that boy and let him sit properly facing me? Kasi pag lumaki yan ng ganyan, mga kapatid, kayo ang pasasakitin ng ulo niya. Pag hindi niya napasunod yan, pasasakitin niya ng ulo niya. Opo, ako na nagsasabi sa inyo, pag hindi niya napasunod yan, pasunurin niyo yan. Yang liit na yan, hindi niyo mapasunod. Aba, pambihira, gulpi sarado sa akin yan. Wala pang nagagawa sa buhay niya. Panginoon niyo na. Huwag kayong ma-offend sa akin. Nagmamalasakit ako sa buhay niya. Kayo ang caretaker niyan. Kung dito hindi niyo mapasunod, anong action niyan sa bahay? Pasalamat kayo, may pastor kayo na nagsasalita ng dapat niyo mapakinggan na hindi natatakot sa inyo. Ilan taon na yan? Ilan taon na? Ilan? Oh, 6 years old pa lang yan, isiga na. Pag naging 34 pa yan, prayer is a response to God, that God is always in control. Number two, prayer is our recognition of who He is. Prayer is our recognition of who God is. Verse 24, tuloy natin verse 25. Who by the mouth of thy servant David had said, why did the heathen rage? Luke was quoting Psalm 2. Why did the heathen rage and the people imagine vain things? Tuloy natin verse 26. Kung hindi ko ipapaliwanag sa inyo, mga kapatid, hindi nyo maiintindihan. Kasi kung hindi rin ako nag-research, hindi ko rin maiintindihan. Pero may mga nag-aral bago pa tayo mga ilangan ng karunungan. Kanya, appreciate na lang natin ang works ng Panginoon sa mga buhay natin. Would you? The kings of the earth stood up and the rulers were gathered together. Against whom? The Lord. And against His Christ. For of a truth, against thy holy child, Jesus, whom thou hast anointed, both, magkakasama, Herod, Pontius Pilate, with the Gentiles, the unbelievers of the world, and the people of Israel, even the very nation to whom Christ came,
Ano sabi diyan? We're gathered together against God. May kaaway tayo at tayo magkakakampi. Kasi hindi pa tayo pinapanganak, nakasulat na, na ang buong sanlibutan kakalabanin ang Panginoon at ang plano niya sa buhay natin. Huwag mo silang pakinggan. Huwag mo silang gayahin. Dapat sila ang manggaya sa atin. Nakasulat na po yan, mga kapatid. Sino man ang kakilala mo, pag unbeliever yan, kalaban niya ni Kristo. It's written, why do the heathen rage and imagine vain things? Di ba't ang nagsasabi sa atin, may service na kayo ng umaga, may service pa kayo ng hapon? Baka sumobra na kayo sa langit. Pero hindi nila tayo naiintindihan. Magalak tayo, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hello? Huwag tayo magpatalo sa kanila. Kanya nga makikita natin, ina-acknowledge nila that God is the God of creation. Lord, Thou art God who hath made everything. Verse 24. Thou art God who hath made heaven and earth and the sea and all that in them is. Hindi lang dapat natin makilala that He is the Creator. He controls everything. He owns everything. Nothing is hidden from Him. Kanya pag sinabi niya, go this way, you go and follow Him. Don't question His leading. Pag naintindihan natin ang salita ng Diyos, sundin natin. Huwag nating limitahan ang paggawa ng Panginoon sapagkat napakaraming pagkakataon na hindi natin naiintindihan kung paano i-accomplish ng Panginoon ang kanyang kalooban. Look at verse 28. Nagsama-sama ang mga leaders, nagsama-sama ang lahat ng tao sa libutan to fight against the will of God. Pero pinangako ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against us. Look at verse 28. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined. Hindi natin hindi ko sinasabi na accurate yung aking understanding of this. Ano po? Sapagkat bago pa dumating yung mga persecution, talagang alam na at sinabi na ng Panginoon. Sabi ng Bible, I determined before to be done. Sinabi na ng Panginoon na mangyayari yun. Kaya huwag ka na magulat. If anyone would live godly in this world, he shall suffer what? Persecution. Huwag ka na magulat. Ang una mo makakalaban, kasambahay mo. Pero pag nagpatalo ka sa kanila, parehas kayong talo. Bakit? Kasi mawawala ka ng pagkakataon, ma-win ang mga mahal mo sa buhay. Eh may pangako ang Panginoon na kapag nagpatuloy ka, magiging binhi ka sa iyong tahanan. Ano sabi ng Bible? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Aba, kung idadeklara ko sa inyo ang naging buhay ko bago ako mananampalataya, ang number one na kaaway ko, tatay ko.
inawin ko yung nanay ko. Kasi nga, akong pinapogi sa magkakapatid na lalaki. Nawin ko nanay ko. Nawin ko yung dalawa kong kapatid. Sabi ng tatay ko, eh kasi namamanata sa Nazareno, sa Quiapo, tuwing January 9. Ano sabi niya? Joey, nakuha mo na ang lahat ng miyembro ng pamilya ko. Ha? Parang ako hindi miyembro ng kanyang pamilya. Pero ako, hindi mo ako makukuha dyan. Ano sagot ko sa tatay ko? Tay, huwag kang magsalita ng tapos. Sapagkat hindi pa ako nagsasawang manalangin para sa iyo. Aba, nag-full time ako. Hinakot ko yung damit ko. Kasi January 1st, I need to be nasa church. January 1st, 1985. Sabay kami ni Dr. Hilaurena nag-full time. Sabi ko, andun ang tatay ko sa sala. Wala nang makakapigil sa akin. Sa church na ako titira. Aba, sagot ng tatay ko, at sino pumipigil sa iyo? Eh, parang pinagtabuyan ako. Worker na ako ng church. Pinananalangin ko ang tatay ko. Aba, one particular Sunday. Parang kilala ko to. Tatay ko. At nung mag-invitation si Dr. Ed Lorena, pinawitnessan ko kay Mark Wright. Kanya, hindi ko makakalimutan si Mark Wright sapagkat he was the person who counseled my father right there at the altar. Naligtas ang tatay ko. The following week, nagpabaptize. Aba, pagkainit naman, lahat ng mga kamag-anak, may patay o wala, pag nandoon yun, ang tawag sa kanya, Father. Kasi nangangaral. You know? Gagawa ng paraan para makapakinig ang kanyang mga mahal sa buhay. Magpapakain, maghahanda. Kaya yan ang sinasabi ko. Kung gusto niyo maligtas sa mga kaibigan niyo, birthday niyo, maghanda kayo, imbitahin niyo, huwag yung taga-church. Ang imbitahin niyo yung mga kaibigan niyo, kapitbahay niyo, para makapakinig ng salita ng Diyos. Imbitahan niyo kung sino yung mga preachers natin dito. Sapagkat evangelization and discipleship must be intentional on our part. May kaaway na tayo, nahahadlang sa atin, kung hindi pa tayo magpupursige, mga kapatid, ano ang magiging pag-asa ng sanlibutan? Number one, prayer is our response to God. May ginagawa siya na pwedeng hindi natin maintindihan. Pero let's acknowledge Him that He is the sovereign God. He knows what He's doing. Prayer is our recognition of who God is. Pangalanan niyo ang Panginoon. Based on your personal experience of Him. Pag pinagaling ka ng Panginoon sa iyong karamdaman, tawagin mo siya by His name. He is the Almighty Jehovah Rapha. Pag meron kang pangailangan, pasalamatan mo siya. I praise you, Lord, that you are the Almighty Jehovah Jireh. Name Him. Pag meron ka na pagtagumpayan na pagsubok, temptation sa buhay mo, o laban, spiritual, o anuman, sabihin mo, Panginoon, maraming salamat na you have given me the victory. You are the Almighty Jehovah Nisi. The Lord who fights our battles. And by the way, He is the immutable God. Kanya nung pinakilala niya ang kanyang sarili, I am that I am. There's no past tense to God. Hindi niya sinabing I was. I am. Every day, He was I am yesterday, He is I am today, He will be I am tomorrow. He is always in the present tense. They are new every morning. Recognition of who God is. Number three,
Prayer is making request to God. Prayer is making request to God. Prayer is asking. Alam natin ang predicament ng early church. Pinagbabawalan sila na mangaral sa sinumang tao, sa lahat ng tao for that matter, in the name of Jesus Christ. Ano ang prayer nila? Tingnan niyo ang prayer nila, mga kapatid. Verse 29. And now, Lord, and now, Almighty God, behold their threatenings. Walang hindi alam ang Panginoon, pero let our request be made known unto God. Philippians chapter 4 and verse 6. Walang makakagulat sa Panginoon sa sitwasyong siya ang nagpahintulot sa buhay natin. Pinahintulutan niya, magugulat siya. Lord, behold their threatenings. Ano request nila? Grant unto thy servants that with all boldness. What is boldness? Courage. Courage that they may speak thy word. They were praying for the apostles. It was the leaders of the church, the apostles and the preachers that was forbidden to preach to any man in the name of Christ. Pero ang kahilingan nila ay precisely to address their prevailing situation. Hindi natin pwedeng turuan ng Panginoon kung anong gagawin niya. Maging maingat kayo. Make your request known unto God, but don't ever dictate God what to do. Because He will answer our prayers by showing us what? Great and mighty things which we know not. He will do great things exceeding abundantly above all that we ask or think. How can we dictate what He must do? Panalangin mo lang kung ano pangailangan mo at magtiwala ka at maging expectant ka. Hindi yung kagaya dun sa nagmananalangin para kay Peter na sila'y palayain, na siya'y palayain ng Panginoon nung kumakatok na pagbukas, ni multo. Sapagkat hindi nakapackage ang sagot ng Panginoon sa panalangin natin, pakiramdam natin, hindi sinagot ng Panginoon ang panalangin natin. He did. In a way, you expect it not. Exceeding, abundantly, above all. You were asking for peace. God will give you trouble. You cannot understand it. Lord, I was asking for peace, serenity, quietness. Why are you giving me all these troubles? Because that's how precisely you can experience peace of God. They prayed that they would be given, the apostles, chance to continue to preach the word with boldness. Sapagkat hindi madali sa panahon nila na ipangaral salita ng Diyos, there were a threat. Great threat, in fact. Tingnan nyo sa Philippians chapter 4. Look at verse 6. Be careful for nothing. God said,
for nothing. Say the word. Nothing means nothing. Don't worry about anything. Sa totoo lang, mga kapatid, I was about to share my testimony kanina, earlier. Nung pumasok yung pandemic, hindi ko nga naisip na magkakaroon ng utos ang presidente na magkaroon ng leeway para yung mga tao hindi muna makapagbayad ng mga upa, lahat, everything. Hello? Sa totoo lang, kung alam ko na mangyayari yon, hindi ako kukuha ng kotse. Kasi lumabas yung kotse 2019, 2020, isang taon, 2021, dalawang taon. Aba, eh nakadalawang taon ako na isang taon doon, pandemic eh. At nung isang taon na lumipas, mga kapatid, 4 buwan hindi ako kumuha ng support sa church na ito. 4 months. My car is running without an insurance. That's a no-no for a brand new vehicle. Pero bakit pinapayagan? Kasi nga, hindi nila gigipitin. Alam nila na ang mga tao, ano? Gipit. That's how the Lord answered my worries. Eh kung ako ay nag-alala, mga kapatid, mamamatay na lang ako sa pag-aalala. Wala pang solusyon sa problema ko. Hello? Pero hanggang ngayon, wala akong utang sa bangko eh. Except for the insurance, as sinasabi ko. So far, pag nagdadrive ako, panatagal loob ko. Wag lang si Diyosama mag-drive. Kasi pagka kinakabahan ako eh. Kasi walang insurance eh. Dahil walang insurance, yung damage mo tsaka yung damage nung kabila, ikaw magbabayad doon. Parehas yun eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh. Ba't ako nagwo-worry? Iiksi ba ang Panginoon para hindi niya ako tulungan sa lahat na aking pangailangan? Hindi. Sa totoo lang, iiksi lang naman seemingly ang kamay ng Panginoon. Ano sabi sa Book of Isaiah? Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Tatalikuran ka ng Panginoon. Pero kung pilit mong sinasaliksik ang kalooban ng Panginoon, eh mga kapatid, hindi pwedeng mawalan ka ng pabor sa Panginoon. Hindi po pwede. Sapagkat magiging sinungaling siya na hindi niya tutuparin ang kanyang kalooban. Be careful for nothing. Ano solusyon sa worry? But in everything by what? Say the word. Prayer. And what? Supplication. With what? That's what precisely the early church did. Pinasalamatan nila ang Panginoon for who He is and what He can do. How to deliver them in their situation. Yan ang kulang na maraming mananampalataya. Hindi na nananalangin, hindi pa nakikita ang kamay ng Panginoon, how He works out His will through you and in you. Let your request. Pares ba tayo ng Bible? Plural. Let your request be made known unto Him. Prayer is our request made unto God. You have not because you ask not. You have not, you ask and you have not because you ask amiss. Simply lang yan. Get to know the will of God. Kanya nga, ang haba ng panahon na pinag-aralan natin, ano yung subject? Knowing and doing the will of God. Every day, that must be our goal. To know His will for us
and to do it precisely, not to do otherwise. Verse 7, guhitan nyo sa inyong Bible, and the peace of God, not the peace of the world, because in this world, sabi sa John chapter 16, you will have tribulation. But rejoice, sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Kanya nga sabi niya, the peace of God. The peace of God, which passeth all understanding. Naiintindihan mo to, Sophie? No counselor, no psychologist can do this for you because it surpasseth all understanding of men. Kanya nga, naalala ko, who gave this illustration na may contest daw na i-paint yung piece. Tatlo ang na shortlist among many painters. Yung isa, pinaint niya yung dagat na talaga makikita mo dead calm. Sa mga sailors, alam yan, pag sinabing dead calm, walang kahangin-hangin, hindi kumikilos ang tubig. Dead calm. Ang isa, nagpicture ng forest. Makikita mo na it was so serene, walang air blowing. Makikita mo, walang gumagalaw na mga dahon. So peaceful. Yung ikatlo, storming. Evident sa painting, yung puno na talagang blown by the tempest to the point of breaking. At doon sa puno, may nest. May isang ibon sheltering her eggs, and that bird is singing. Peace that we want is not the absence of trouble, but the presence of God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall what? Keep your hearts and minds. Ang illustration niyan, yung sinabi ko kanina kay Peter, na merong dalawang guard na nagbabantay sa kanya, he cannot do what he wants to do. Yung sinasabi doon, keep your hearts and mind, ay parang may Roman soldiers na nakatayo sa magkabila mo. Sabi ng Bible, that will guard your heart and your mind from all anxieties. I'm your loving pastor. Lahat ng medical doctors are right in their measurement, but they cannot give you the solution to your problem, though they know the measurement. Nakakapagreseta sila. Pero sabi ng Bible, and the peace of God. Diyan masisira ang maraming. Anong advice ni Paul sa atin? Finally. Conclusive. Finally. Brethren, he's talking to the believers. Whatsoever things are true. Think of God's truth. Ang binibigay ng Diablo, puro kasinungalingan. Ignore it. Kahit na anong sabihin mo na pangit ako, ang katotohanan, pogi ako, at yun ang pinaniniwalaan ko. Laban ka? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, hindi tayo dadayain ng Panginoon, kapatid. Hindi tayo dadayain ng Panginoon. Whatsoever things are just, hindi tayo isa-shortchange ng Panginoon. Hindi. In fact, pinag-aralan natin kanina, we can never outgive God. Give, and it shall be given you. Good measure. Tamang sukat. Hindi ka dadayain.
pressed down, shaken together, and running over. Sino shall men give unto your bosom? It's not even God. It's the people whom He blessed before you ever had a need, because God uses human and non-living instrumentations. The cycle goes on. May pinagpala bago tayo mga ilangan para makatulong sa atin, at tayo naman na pinagpala ngayon, mayroong tutulungan na nangangailangan, and the cycle goes on. Yan ang plano ng Panginoon. Maintindihan man natin o hindi. Whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely. Okay, manood ng horror films. Kristiyano ka, manonood ka ng horror films. Eh, alam mo naman ang ginawa ng mga nag-produce ng movie na yan para katakutin. Hello? Eh, sabi ng Bible, think of lovely things. Mga kapatid, naintindihan niyo ba ang pinag-uusapan natin? Ikaw ang gumawa niyan sa buhay mo eh. Walang kinalaman ng Panginoon dyan eh. Whatsoever things are of good report. These are good report. They were citing the history way back to David. From their forefather Abraham to Isaac to Jacob to Joseph. David and Solomon. If you will underline yung mga characters na makababasa natin sa Acts chapter 7. Nung nag-preach si Stephen concerning the history of Israel. Good report. If there be any virtue, if there be any praise, what's the command? What's the command? Say it loudly. Think of those things. What comes in becomes your life. An idle mind is Satan's workshop. Let your mind be controlled of Christ. Amen. Hindi ko ito sasabihin kung wala sa Bible. Read 1 Corinthians chapter 2, and we have the mind of Christ. We can understand the works of God which the princes of this world knew not. Mahal kita, kanya ko sinasabi ito. Verse 9. Those things. Sinasabi ni Paul to as the spiritual leader. Tingnan niyo mga kapatid, from verse 6 to verse 9. Those things which you have both, simultaneous, sama-sama, hindi one after another, which you have both learned. Kung hindi totoo yan, walang halaga ang simbahan. Sapagkat karamihan ang alam niyo ay sapagkat tinuruan kayo ng pastor niyo. The things which you have both learned and what? Received and heard and seen in me, how I lived. Sa totoo lang mga kapatid, ang problema mo, problema mo. Pero ang problema mo, problema ko. Ang problema ng maraming pamilya sa church natin, basang ko lahat yan. Ako ang dapat may karapatan, ma-stress at ma-depress. Hindi ikaw. So pagkat lumapit ka lang sa akin, pastor, pag-pray mo ako, tapos ang problema mo eh. Tama ako? Yes, I can pray for you, but can you pray for yourself? The Lord can forgive you of your sins, but have you forgiven yourself? The
Don't allow the nightmare of the past haunt you today. Because the only day we have is today. Wala na tayong control sa nangyari sa ni yung pangarap natin sa bukas, hindi nga natin kontrolado eh. What we own is only what we have today. Enjoy. Hello? Enjoy. Enjoy it with God. Ano sabi doon? And sin in me, do. The word do there means imitate. Oh, pagdugtong-dugtongin nyo mula verse 6 hanggang verse 9. May shepherding. Kanya nga si Peter at saka si John, nung pinalaya sa chapter 4, they go to their accountability partners sa grupo na nagmamalasakit sa kanila and who can pray for them. Sa Acts chapter 12, Peter went to the house of Mary, the mother of John Mark, who prayed for him unceasingly. Are you with me? Ano sabi ng Bible? And the God of peace. Now, compare that sa verse 7. The peace of God. The peace of God. Pagdating sa verse 9, the God of peace. Hindi lang yung gift ang tinanggap mo. The giver of the gift is with you. The source of peace which this world cannot ever have. The God of peace shall be with you. How can you go wrong, brethren? Alin sa dalawa? Tapat ang Panginoon at totoo ang kanyang salita? O sinungaling siya? And you know the answer to that question. Why are you not receiving the gift of the peace of God? And why are you so far from the God of peace? Sa totoo lang, bago nangyari sa iyo yan, nabasa natin sa Bible yan. Alam ng Diablo kung paano ka gagamitin ng Panginoon. At pag naniwala ka sa sinasabi niya, hindi ka magiging uri ng tao o nilalang na plano ng Panginoon para sa iyo. Puro segue na to, wala na ako sa outline ko. Ephesians chapter 6. I think pinreach na ni Cedric to. Hindi ko na kinakailangan pang look at verse 16. Kaya nahirapan ako kasi wala naman sa outline ko. Nakita niyo na ba yung sa Colossians? Yung chain reference ng 1 Corinthians 10:31. O yan, no? Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. Alam nyo, dalawa ang paraan how to give God the glory. Itong verse na to, Colossians 3:17, intentional. Intentional. To give God the glory, we must be intentional. Whatsoever you do in word. Hindi ka naman makakapagsalita na hindi galing dito, na hindi intentional. Indeed, wala ka naman paplanuhin, gagawin na hindi mo pinagplanuhan. 1 Corinthians 10:31, ano sabi doon? Whether therefore you eat or drink, whatsoever you do, do all to the glory of God. Number one, Colossians 3:17, intentional. Itong verse na ito, mga kapatid, By reflex. Wala nagsabi sa iyo, naggutom ka na, kumain ka na. Whether therefore you eat or drink, you know what to do when you feel those kind of things. Reflex. Talagang dapat,
pagising natin sa umaga, alam na natin na binuhay tayo ng Panginoon to His glory. Not for ourselves. Kasi kung nabuhay tayo at binuhay tayo ng Panginoon para lang magawa natin ang gusto natin, listen to me, brethren. God is our servant and we is God's Lord. Hindi ka binuhay ng panahon para do your own thing. Kanya ko susukatin kita? Huwag mo sabihin na hindi kita pwedeng hatulan. Eh, alam ko salita ng Diyos eh. Prayer is making requests to God. They prayed specifically and they prayed with expectation of results. Kanya nga mga prayer partners natin, like yung mga prayer list, pagka nag-submit kayo, mag-iwan kayo mamaya ng prayer request, i-update nyo naman kami kung paano tinugon ng Panginoon. Para makapagpasalamat tayo. Kasi nagpe-pray tayo with a firm expectation that God will hear our prayer. Hindi tayo nananalangin na para bang nagbabakasakali lang tayo. Mga kapatid, I don't know about you. But I don't want to be an ordinary Christian. Neither do I want myself to be an ordinary pastor. I don't want to do ordinary jobs which everybody can do. Gusto ko, nandito ako para sabihin nila how wonderful the God He serves. Di ba hinamon ko kayo? Bantayan nyo kung pababayaan ako ng Panginoon. Pag nahila ang tera, 3 taon pa eh. Pinabayaan ako ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, I made a covenant with God. Lord, wala akong gagawin na hindi para sa kaluwalhatian mo. I may fail, but the God who I serve will never fail me. I live for the very reason He created me, for His glory. Give God a reason to bless you. As I conclude this message, wherever you are spiritually, saan ka man, ano man ang katatayuan mo ngayon, 3 things I would like you to do. 1, commit your heart anew to God. Kahit na ikaw ang the best Christian in this room this afternoon, you can be better than what you are now. Commit your heart to a new level of intimacy with God. And 2, commit yourself to the body of Christ. Sabi ko sa inyo kanina, if you're on your own, pag may problema ka, wala kang mapupuntahan na can pray for you. Wala kang pupuntahan that can sympathize for you. Siguro naman, lahat tayo ay tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon because we came to this church. Kanya ang tanong, kung wala ang church at wala tayong kinabibilangan church, paano pagka nagka-problema tayo? Sinong kakampi sa atin?
eh hindi nga tayo kakampihan ng Panginoon eh. Kasi yun ang pinag-aralan natin kanina eh. Israel forsook God. Iniimbitahan sila ng Panginoon. Come back to me and I will return to you. Hello, bagamat loving ang Panginoon at saka merciful, pero tandaan niyo mga kapatid, we are in partnership with God. Hello? May responsibility tayo na dapat natin gampanan. Sabi ng Panginoon, balik kayo at ako babalik sa inyo. Pagsisihan niyo yung kasalanan niyo. Malakay chapter 3, verse 8 and 9. And verse 10, yung kinakatakutan ng marami. Malakay 3:10. Pero out of context, alam natin na ang tithing is more than money. Tithing is about relationship with God. Kasi pinababalik niya ang Israel na kinalimutan yung kanilang responsibility. There was a law. Kanya nga, pag binasa mo from verse 6, He is an immutable God. Verse 7, meron siyang invitation to His people. Pagkatapos yung kasalanan ng Israel, particularly the tribe of Judah, the southern kingdom, verses 8 and 9, parang, anong connect? Bakit offering? Bakit offering? At ang instruction ng Panginoon, give their tithes. Alam mo kung bakit? Kasi last bastion talaga ang tithing and giving na palatandaan na ang isang tao nagbabalik loob sa Panginoon. Kasi yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit lumalayo ang tao sa issue ng ano? Giving. Hello? Diyan na o-offend. Pero alam niyo mga kapatid, panoorin niyo kung wala kayo dito kaninang tanghali, kaninang umaga. We can never outgive God. We can always have the greater by giving God the lesser. We can never outgive God. Give, and it shall be given you. How? Good measure. Tama sukat. Pressed down. Shaken together. And running over. Mark chapter 10. Ano man daw ibinigay mo sa Panginoon, imumultiply niya ng ano? 100 times. In this world. And in the life to come. Huwag niyo katakutan ng giving sapagkat more than anything, the Lord wants to show us what obedience may bring us. Lahat ng sayo galing sa Kanya. Malapit na dumating ang Panginoon mga kapatid. Kanya, Monday pa lang, alam ko na ipapaawit ko. Christ returneth. Revive us again. The Bible stands. The solid rock on whom I stand. Christ. Bakit? Habang palapit ng palapit ang kanyang pagdating, padilim ng padilim, pagulo ng pagulo ang sanlibutan ito. Sa Pilipinas lang mga kapatid, know your facts. Medically, they say, para magkaroon tayo ng herd immunity, kailangan ma-vaccinate at least 45 million minimum sa Pilipinas. Ilan ba ang darating na vaccine? Wala pang 1 million, kapatid. Anong pag-asa mo kung wala ka pa kay Kristo? Ha? Every head be bowed and every eye be closed. Ayoko nang dagdagan ang mga sinabi ng Panginoon sa atin. I don't want to overdo it this time. I want the Lord to speak
personally through you. Maaring kilala kita. Maaring may alam ako a little bit of your what you're going through right now. But God knows everything about you. He cares for you. He loves you. He led you to this church, the church that God would use to care for you. I'm not a perfect leader, neither a perfect pastor, but God knows my heart. I will not be affected this way kung hindi ko ino-own ang sitwasyon ng bawat member ng church na ito. Because it's my job. Pag hindi mo naabot ang estado ng pamumuhay na plano ng Panginoon sa iyo, may bahagi ako dyan at ipagsusulit ko yan sa Panginoon. Makipag-cooperate tayo sa Panginoon. The pastor and the members of the local church. Makipag-cooperate kayo, mga members ng church, sa inyong pastor. Sapagkat sa ayaw nyo sa gusto, pag humiwalay ka sa church na ito, mararanasan mo ang mga hindi mo gustong mangyari sa buhay mo. Bandang huli, babalik ka rin sa pastor mo na alam mo na gagamitin ng Panginoon para sa buhay mo. And that's a fact. Because God operates in a shepherd and sheep relationship. Kung kinausap ka ng Panginoon, right where you are, I just want you to kneel down and pray. Kung paano ka kinausap ng Panginoon, huwag mo lang kakalimutan that I love you in the Lord. I-appreciate mo na lang ang gawa ng Panginoon sa ating church that you have a pastor that is not timid, neither intimidated by any person to preach nothing but the whole counsel of God. Pleasing no one but Christ. Because we all need this. We all need this. Find accountability partners that will care for you, that will pray for you. Pagtapos na kayo manalangin, you may just stand up or sit down para malaman natin na tapos na ang manalangin. But I want you to pray for as long as the Lord wants you to pray. Nauuhaw ang Panginoon sa ating intimate relation with Him. Sa ating pananalangin. Sa ating praise and thanksgiving. God would love to hear your petitions. God would like to work out His plan and purposes for your life. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not. If you want to know God's will, the Lord is not playing hide and seek with anyone. He would gladly reveal His will to you. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, to give you an expected end. Expected means right expectation. Probably not right now, but surely it will come at the end. All things will happen according to God's plan. Tayo magsitayin lahat, tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Thank you, Lord, for loving us. And thank you, Lord, for not giving up on us.
despite of our many shortcomings, and even because of our short-sightedness, we don't see what you see. We don't exercise the mind of Christ which you have given us through the presence of the Holy Spirit in us. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Lalo-lalo na po ako, Panginoon, na iyong hinirang to lead your people. Lord, kung hindi ako magiging maingat, I will destroy the ministry that you have entrusted me. Sapagkat nagiging reactive na po ako sa kasalanan ng iyong mga anak na ipinagkatiwala sa akin. It's because binigyan mo ako ng desire to really accomplish what you commanded me to do, to bring your people to our promised land together. To bring about your purpose and your plan for my brethren, your children. Ang aking po pagkakasala, Panginoon, ay I have the tendency to overdo things. Have mercy upon me, Lord. And I beg you, hindi ako makakahigit kanino man sa mga ginamit mo in the past. I am no greater than the least of your servants. Moses was not able to enter the promised land wherein he should have led your nation Israel. Sapagkat there was a point in his life na he discredited himself. He gave in to his emotions. He was disobedient to your direct command. And Lord, salamat po na ipinapaunawa mo sa akin na I am worse than Moses. Salamat po na we're no longer under the law, but we're now under the law of Christ. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, na that your gifts and your calling are without repentance. Pinakita mo yan sa iyong plano para sa iyong bayan, Israel. Pinakita mo yan sa bawat isa po sa amin, sa kabuuan ng iglesyang iyong tinubos sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Jesucristo. Kahabagan niyo po kami, Panginoon, sapagkat we are all have the tendency to wander away from your presence. Salamat po sa presensya ng Banal na Espiritu na kumikilos sa pamagitan ng iyong salita at sa aming consciences that are still pliable and sensitive to the still small voice of the Holy Spirit. Huwag niyo pong pahintulutan na amin pong sirain ang aming mga consciences by constantly ignoring your still small voice. Tulungan niyo po na sa tuwing ikaw ay may ipag-uutos ay maipahayag namin ang aming pag-ibig sa iyo na walang magiging mahirap sapagkat mahal ka namin. At hindi mo pinahirap
para sa amin ang pagtupad ng iyong kalooban. We are equally yoked with you. At pinagkalooban mo kami ng Holy Spirit so that we could do all things that you want us to do. Salamat po, hindi ka nagkulang kailanman. Salamat po at napakinggan namin ang iyong salita sa hapong ito. Pahintulutan niyo po sa iyong, para sa iyong kalawalatian. Para sa aming kapakinabangan sa pamagitan ng iyong biyaya, sa ikaliligtas na maraming kaluluwa at sa katitibay ng maraming mga mananampalataya. Help us not only to understand but to perform what you have commanded us to do. Increase our faith. Increase our faith, O Lord. Enlarge our hearts sa pag-ibig namin sa iyo at sa pag-ibig namin sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At ang isang malaking palatandaan na kami ay tunay mong mga alagad ay kung kami ay nagmamahalan at nagmamalasakit sa bawat isa. As the early church showed us, tulungan niyo po kami. Maraming salamat po. At ang lahat po ng ito ay aking pinapanalangin sa tanging pangalan lamang na iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas. And all the people said, amen. Thank you very much po.